Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Salit pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Kaibigan, I want to encourage you today. Hold on to that promise of God. Hawakan mo ang pangakong ito ng Diyos. Matindi man ang pagsubok na kinakaharap mo, malakas man ang bagyo, ang hangin, at sa pakiwari mo, ito na ang katapusan mo. Look up. Tumingala ka sa langit. Tumingala ka sa kinaroroonan ng Diyos. Hindi ka hahayaan ng Diyos ang manatili sa ganyang sitwasyon. He will make a way out for you to help you get out of that situation. Ituon mo ang iyong paningin sa Diyos. Malaki ang tatay natin kumpara sa problema na pinagdaraanan mo. Nothing is too difficult for God. Nothing is too hard for Him. Trust God. Kaya huwag mo sabihin sa sarili mo na nakalimutan ka na ng Diyos, na hindi ka nakikita ng Diyos, na kinalimutan ka na niya. Nakikita ng Diyos ang iyong pagdaramdam. Hindi lingid sa Kanya ang iyong pinagdaraanan. Kaya kaibigan, huwag na huwag mong isipin na kinalimutan ka na niya, na hindi Kanya narinig. Ang bawat panalangin mo, ang bawat patak ng luha mo, nakikita ng Diyos. Narinig ng Diyos ang pagtawag mo sa Kanya. Alam ng Diyos ang lahat ng patungkol sa iyo. Alam niya ang pangalan mo, ang bawat hibla ng buhok mo, sapagkat He is an omniscient God. Walang bagay na lihim sa Kanya, walang bagay na natatago sa Kanya. Kaya kaibigan, ipanatag mo ang iyong puso, ipanatag mo ang iyong kaisipan. Dalhin mo sa harapan ng Diyos ang bawat problema na kinakaharap mo, malaki man ang utang mo, mabigat man ang pinagdaraanan yung mag-asawa, may problema ka man sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, sa mga biyanan mo, sa trabaho mo, sa kalusugan mo, bring them to God. Dalhin mo to sa Kanyang paanan. Dalhin mo to sa Kanyang paanan. Huwag mo itong kayaning dalhin mag-isa sapagkat mabibigo ka lang, mapapagod ka lang sa pagbuhat ng problema. Ibigay mo sa Diyos ang mga problema ang pinagdaraanan mo at makikita mo na papalitan niya ang kabagabagan sa puso mo na Kanyang kagaanan. Ama, sa pangalan ni Jesus, samahan niyo po ang kapatid kong ito na namang problema kung saan na naman kukuha ng pera, pambili ng pagkain, pambudget sa kanyang pamilya. Lord, samahan mo ang kaibigang ito na umiiyak sa mga sandaling ito dahil natuklasan niya na may kinalulukohan pala ang kanyang asawa. Father God, ipadama mo sa kanya na kahit kailan hindi mo sila kinalimutan, na kahit kailan hindi sila nawaglit sa iyong isipan. I pray, Father, mabigat ang kanilang pinagdaraanan. Tulungan mo po sila, Ama. Ipadama mo sa kanila na wala kang tinatangi. Pantay-pantay ang pagmamahal mo sa lahat ng tao. Panginoon, palitan mo po ng kagaanan ang kanilang kahirapan. Ikaw nga po ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. And I pray, Lord, dinggin niyo po ang kanilang mga panalangin. Sagutin mo po ang kanilang mga hinaing. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na hindi mo sila pababayaan at hindi mo sila iiwanan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, gusto ko ipaalala sa iyo na kapag wala ka ng matakbuhan, tumingala ka lang. Tumingin ka sa langit na kung saan nakaluklok ang Diyos. At lagi mo sanang isipin na walang mahirap na problema na hindi kayang solusyonan ng Diyos. Maraming salamat, kaibigan. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo dito sa The Praying Mom. Nawa ay pagpalain ka, ingatan ka at samahan ka ng ating Diyos. God bless you guys.